maligayang araw po ng selebrasyon ng ikadalawampu at tatlong anibersaryo ng pagkakatatag ng pagiging lungsod ng Kalamba noong April 21, 2001. No? Ako po ay DILG officer pa lang po nung panahon yun. At naging vice mayor, ngayon po ay nanunungkulan lang po bilang inyong mayor. At pinapakita lang po lamang dito na magpatuloy po tayo sa pagsasamahan, pagtutulungan at ang lahat naman po ng ginagawa ng ating pamahalaan ay para sa napakanan, kabutihan at sabihin kaunlaran, no, ng bawat isang Kalambenyo. Gaya po nabanggit ko po kanina, no, napakarami po niyan, no, na inuumpisahan po natin. Iba po naman, nag-umpisa na po yan, ongoing na po. At sinasabi po natin, inklusibong pagbabago, no, kaunlaran para po sa lungsod ng Kalamba ay atin pong ipapakita sa lahat po ng larangan ng pagsaservisyo, sa education, sa infrastructure, sa atin pong historical aspect ng ating lungsod, trabaho, and of course sa maraming iba pa pong mga mahalagang bagay na servisyo na talagang kailangan po ng ating lungsod, no, para ma-sustain, ma-maintain ang pagiging friendly, business friendly, child friendly, peace and order compliant, disaster beyond compliant pa rin po tayo, and sa napakarami pong mga awards na nakukuha rin po natin, no. Nang mahaba pong sabihin po natin pagpapatupad ng iba't ibang mga programang pangkalikasan, no, sa ating lungsod ever since DILG officer pa lang po ako dito, vice mayor, ngayon po mayor, talagang full at binibigyan po natin ng lalo pong emphasis sa diin ang atin pong mga programang pangkalikasan. At mapasama po bilang pinakamalinis na lungsod sa buong Pilipinas in terms of air quality, isang bagay na dapat po nating ipagmalaki at ikatuwa rin po. But kinakailangan pa rin mo atin i-sustain ang programa po nating magpapatuloy po para mapanatili pong ligtas, environmental friendly, protected ang ating environment, kasi pag pinotektahan po natin, of course, magpapatuloy po yung kaunlaran ng pagbabago sa ating lungsod. Of course, kinikilala po natin ang ating mga partners po, no, development partners, ang ating mga investors, ang ating mga taxpayers, at sa darating pong April 26, sila po ipaparangalan po ng ating lungsod, no, at bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon, no. So, kung wala po sila, wala po tayong mga development projects po dito sa ating lungsod. At napakarami po mga programa na sumusuporta po sa pagiging business friendly, no, investor friendly ng ating city. Pinatutupad na po natin yung ating e-boss, electronic business one stop shop na kung saan ang atin pong mga taxpayers ay hindi na po kailangan pumunta dito, online lamang po, cashless, contactless, paperless na mga transactions, makukuha na po nila kanilang mga lisensya. And of course, pinagpapatuloy po natin yung pagpapagawa po ng iba't ibang mga infrastruktura para sumuporta po sa atin sa business sector. At yung atin pong tinatawag na investment code ng Kalamba City ay lalo pa po natin pinapaigting, no, para lalo pa pong mga dumami ang mga mag-iinvest sa ating lungsod, pero binibigyan po natin sila ng mga incentives. Pumasok lang po sila dito sa ating lungsod.